Magandang gabi po sa ating lahat. Isama po natin sa panalangin sa misang ito ang taus-pusong pasasalamat ni na Miko Grace and Aston, Constantine and Leal family, Willie and Presi Mariano, Dennis and Grace Zulueta, Louie and Rosie Anastasio, Solon Jen Kalilong, Leoni Vicente and family, Natipidad Katindig family, Luz Lorenzo, Nicole Bukid and family, Udaundo family, Roger Joy San Miguel and family, George and Joan Javier, Maureen Rose Valera, Danny and Maricel Dueñas, Gia, Sandra, Rocky, Gerard Dueñas, Ferdinand Guse at Pagaduan family. Misa pasasalamat para sa kaarawan ni Naliza Dizon Barnes at Arlene Castro. Para sa natatanging kahilingan ni Willie and Presi Mariano, Dennis Gray Zulueta, Miko Grace and Aston Constantine and Leal family, Frederick Favelia, Edwin Elauria, Nelly Cruz and family, Benjamin Bandong, Mary Ann Presentacion, Natividad and Katindig family, Danny and Maricel Dueñas, Gia, Sandra, Rocky, Gerard Dueñas, Mrs. Ofelia Apurada and family, Shireen Tansyoko, Johannes Concepcion, Michelle Mordeno at John Patrick Santos. Para sa agarang pagaling at mabuting kalusugan ni na Margarita Rawugo, Virgilio Atanasio at Adelfa Arimado Bukid. Para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Isabel, Fortunato, Lourdes, Rodrigo, Nicanor, Roberto, Celedonio, Romeo, Isidra, Agripina, Merly, Ludi, Nano, Luis Rosita, Artemio Senior, Trinidad, Rochelle Antoinette, Michael, Kyle, Arwin, Jose, Gabriel, Cesar, Teresita, Kevin, Christina, Elias, Emily, Eden, Norberto, Angelita, Ricardo Jr., Nardito, Jose, Juan, Pablo, Irenea, Yonese, Benjo, Lydia, Leolindo Senior, Camille, Ana Rose, Cesar, Corazon, Mean-An, Bonifacio, Rafael, Francisca, Benido, Jose, Frieda, Edgar, Oscar, Enrique, Enrique Jr., Ricardo, Oscar, Reneta, Cipriana, Armando, Wilfredo, Jay, Priscila, Selfa, Honorata, Juana, Notelo, Angelos, John Paul, Arata, Cesar, Rosa, Mario, Norma, Domingo Senior, Francisco Senior, Nicole, Jose, Anita, Jennifer, Nenita, at sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio na walang nakakaalala. Magsitayo po ang lahat at ating dasalin ang banal na orasyon. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ang Panginoon si Maria. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang verbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo.
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapalang sa una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapalang sa una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga minamahal na kapatid, ngayon ay araw ng Miyerkules ng ikalimang linggo ng karaniwang panahon. Ang ating banal na misa ay pamumunuan ng ating kura paroko na si Reverendo Padre Rick Eguia. Sabayan natin ang koro sa pag-awit. Tayo ng ating misa sa ngalan ng Ama at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Isipin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Tayong lahat, inaamin ko sa mga pangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid. Na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya't sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Thank you.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan, sa tanging pag-asa namin ikaw ay ang nagbibigay. Kami tangkilikin mo at laging subaybayan sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa pagkapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nakarating sa pandinig ng reyna ng Seba ang mga balita tungkol kay Solomon. Kaya't nagsadya siya upang subukin ito sa pamamagitan ng malalim na katanungan. Dumating nga siya sa Jerusalem na may kasamang maraming abay at may dalang katakot-takot na kayamanan, mga kamelyo na may kargang iba't ibang uri ng pabango, napakaraming ginto at batong hiyas. At nang makaharap na niya si Solomon, sinabi niya ang kanyang pakay. Sinagot naman ni Solomon ang lahat niyang tanong at wala isa mang hindi nito naipaliwanag. Humanga ang reyna sa karunungan ni Solomon at sa palasyong ipinagawa nito. Napansin niya ang pagkain sa hapag ng hari, ang mga tirahan ng kanyang mga pinuno, at ang kaayusan ng kanyang mga tauhan. Napansin din niya ang kanyang kasuutan, ang mga tagadulot niya ng inumin, ang handog na iniaalay niya sa templo. Hangang-hanga ang reyna sa kanyang nakita. Kaya't sinabi niya sa hari, "Totoo nga pala ang lahat ng narinig ko tungkol sa inyo. Hindi ko mapaniwalaan ang mga sinasabi nila sa akin tungkol sa inyo. Ngunit ngayong makita ko ang lahat, ay napatunayan kong wala pa pala sa kalahati ang ibinalita nila sa akin. Sapagkat ang inyong karunungan ay talagang higit kaysa iniulat nila sa akin. Mapalad ang inyong mga asawa, mapalad ang inyong mga tauhan, sapagkat lagi nilang naririnig ang inyong karunungan. Purihin ang Panginoon, ang inyong Diyos, na nagpala sa inyo at nagpaluklok sa trono ng Israel. Dahil sa walang katapusang pag-ibig ng Panginoon sa Israel, ginawa niya kayong hari upang mamahala dito at magpairal ng katarungan. At ang hari binigyan niya ng halos 5 toneladang ginto at napakaraming pabango at batong hiyas. Kailan may hindi natumbasan sa dami ang pabangong iyon na bigay ng reyna ng Seba kay Haring Solomon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag nagtiwala kay tutulong ang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Ang mga matuwid, madiwang mangusap, at ang sinasabi nila'y pawang tumpak.
ang utos ng Diyos ang nasa sa puso. Sa utos na ito'y hindi lumalayo. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid. Iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila't kanyang tutulungan laban sa masama ipagsasanggalang sapagkat sa poon nangungubling tunay. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Magsitayo pang lahat bilang pagibigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Amang Diyos ni Hesukristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, muling pinalapit ni Jesus sa mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Ang may pandinig ay makinig. Iniwan ni Jesus sa mga tao at nang makapasok na sa bahay, siya'y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa taninghaga. Kayo man ba'y wala ring pangunawa? Tugon ni Jesus. Hindi ba niyo alam na hindi nakapagpaparumi sa tao ang kinakain niya? Sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan, at pagkatapos ay idinudumi. Sa pagsasabi nito, ay para na rin ipinahayag ni Jesus na maaring kanin ang lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya ng pagsasalita. Ang lumalabas mula sa tao nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masamang isipang naguudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, magimbot at gumawa ng lahat ng kabuktutan. Tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirampuri, kapalaluan, at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang bayang Israel o mga Hudyo ay sumusunod sa batas ni Moises at may batas si Moises na nagbabawal sa mga ilang hindi pwedeng kainin gaya ng karning baboy, no? Gaya ng dugo ng hayop, no? Gaya ng mga isdang walang kaliskes. Sa merong mga nakalista sa batas ni Moises na pinagbabawal na kainin dahil pag ito'y kinain mo, ito'y nagpaparumi sa iyo. O nagiging makasalanan ka. So, ganun. May mga relihiyon na sinusunod pa rin yun hanggang ngayon. No, alam naman natin, hindi kumakain ng baboy, hindi kumakain ng dugo, ng hayop. May mga ganun pa rin sumusunod. Subalit sa ating ebanghelyo ay nilinaw ng Panginoon na nagiging marumi ka o nagiging makasalanan ka hindi sa kinakain mo, kundi sa mga lumalabas sa iyo. No, yung lumalabas sa pagkatao mo. Yung iyong inuugali, doon ka nagiging marumi, doon ka nagiging makasalanan. Okay? Kaya nga magandang susuriin natin ang ating sarili dahil
minsan ay nagiging ano lang tayo eh. Yung masyado tayong nagiging legalistic. Napakadali para sa atin na humusga sa mga taong nasa paligid natin. Sabalit ang di natin nakikita at napapansin ay yung ating sarili. No? Kaya nga, sa ebanghelyo natin ay inaanyayahan tayo na magsuri ng ating sarili. Kung ano yung nagpaparumi sa atin. Alam niyo mga kapatid, lahat naman ng bagay ay nagsisimula sa udyok. Barang ito'y udyok ng iyong damdamin, no? Halimbawa yung pagnanasa, udyok ng iyong isipan, no? Halimbawa kasi yung kahalayan, kadalasan yan ay nagsisimula sa isip, no? Actually, sex starts in the mind, no? Sa isip yan nagsisimula. At pag ito'y ating palaging pinagbibigyan, tayo ay madalas nahuhulog sa pagkakasala. Kaya kinakailangan ay binabantayan din natin kung ano yung udyok ng ating kalooban o udyok ng ating isipan. Kung ito man ay magdadala sa atin sa pagkakasala. Okay? Dahil kadalasan yung tukso ay dun pumapasok sa ating isipan o sa ating damdamin. Doon pumapasok ang tukso. At pag ito'y ating sinunod, pag ito'y ating pinagbigyan, doon tayo nagkakasala. So nagkakasala tayo, hindi sa kinakain natin, kundi sa kung ano yung ginagawa natin. Dahil yung ginagawa natin, kadalasan, yun ay galing sa ating kalooban. Galing sa ating isipan. Kaya suriin natin ating sarili, ano ba nagpaparumi sa atin na dapat nating iwasan? So, tumayo kayo. Para sa mga Kristiyano, wala nang iba pang batas maliban sa batas ng pag-ibig. Manalangin tayo para sa ating katapatan sa batas na ito at walang pag-aalinlangan na pagsasabuhay ng ating relihiyon, ng ating tugon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating simbahan, naway laging mapanibago at dalisayin ng salita ng Ebanghelyo ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat naway magdulot ng pag-asa sa mga nanghihina ang kalooban sa pamamagitan ng ating pagmamahal kaysa pawang mga pampalubag loob na salita lamang. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga puso, naway mapuno ng tapat na pagnanais na mabuhay para sa bawat isa upang sumamba tayo lahat sa Espiritu at katotohanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at naghihingalo, naway makatagpo ng kaginhawahan ng pag-ibig at habag ng Ama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga yumaong mahal sa buhay, naway makasama sa kalipunan ng tunay na pagsamba sa kalangitan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik natin kita sa Diyos sa ating mapangsariling kahilingan. O aming Ama sa langit, gawin mong dalisay ang aming mga puso upang hindi kami mawalay sa aming mitiing mahalin ka ng higit sa lahat. Inihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. I'm
Manalangin kayo, mga kapatid, upang ating handog ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Pagalob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakinabang sa buhay mong pang magpakailanman. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ni kaming pasalamatan. Ikinilugod mong likhain ng salibutan. Na yung pinagbabago at idinarangal sa pamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob na iyong mga tinatangit, mga banal na kapiling mo lagi ang iyong pagiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyo ang kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito pampara sa amin. Maging katawan na dugo na aming Panginoong Heso Kristo, bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati iyon, inabot ito sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kainin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin tong kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo pang lahat. Ang hiwaga na ating pananampalataya. Si Kristo ay dunito, Kristo ay dunito, sa hindi ay hindi Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at puling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, Francisco na aming Obispo, Noli na katuwang na Obispo,
Gabriel na Obispo, imerito lahat ng kaparian, lalo na ng Diyos, is na antipolo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid daming nahimlay na may pag-asa na sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos ni Jose na kanyang dakilang esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Tumawag tayo sa Ama, sa panalangin tinuro ni Jesus. Inihiling namin kami yadiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantala aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesu Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghay mo aming pananampalataya, huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Bahagi natin ang kapayapaan ni Kristo. Kapayapaan.
Ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng kasalanan ng salibutan. Mapalad ang tulad nating inanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin sa espiritual na komunyon. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo. Inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Lumuhod po ang lahat at ating dasalin ang Horacio Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mamaawaing Ama, inaamin namin ang aming mga kasalanan at mapagpakumbabang dumudulog sa iyo upang makatagpo ng pagpapatawad at buhay. Nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng maipagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito.
Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga nalinang nagamot ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga kumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtamnawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen na pagpagaling sa may sakit, panalangin mo kami. San Jose, panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, panalangin mo kami. San Roque, panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, panalangin mo kami. San Mateo, panalangin mo kami. Nuestra Senora de Aranzazu, panalangin mo kami. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkait inuming pagkakaisa ang ibinibigay, kami nilob mong makapakinabang kaisa ni Kristo, kami naway makapamuhay upang makapamungan ng may kagalakan para sa kapakanan na aming kapwa-tao sa libutan sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Aawit tayo para sa Birheng Maria. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo lahat ng mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Amin.